Hinsari buhayin, pagliligtas niya sa atin. Sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Araw po ng Lunes, ikasampung linggo sa karaniwang panahon. At ipinagdiriwang din po natin ngayon bilang isang bansa ang araw ng kalayaan. Naway atin pong panatilihin at ating pagyamanin ang kalayaan na ito na kung saan maraming mga taong nagbuwis ng buhay para makamtan natin ang kalayaan na ito. Isama din po natin ang ating mga pansariling kahilingan, maging ang mga kahilingan ng nasa kani-kanilang mga tahanan, lalong-lalo na yung mga may sakit, maging ang ating mga yumaong kapatid na nauna na sa atin, ang mga kaluluwa sa purgatorio. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ating aminin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mga pangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na sa iyong patnubay, ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan, at sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mula kay Pablo na hinirang ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na Timoteo. Sa simbahan sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahabaging Ama at Diyos na pinagmumula ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya tayo sa ating mga kapighatian upang makatulong naman tayo sa mga namimighati. Sa pamamagitan ng kaaliwan tinanggap natin sa Kanya. Kung gaano karami ang tiising dinaranas natin sa pag-isa kay Kristo, gayon din ang kaaliwang tinatamo namin mula sa Kanya. Kung namimigati man kami,
ito'y sa ikaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag inaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas upang mabata ang mga kapighatian dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo sapagkat alam naming kahati kayo sa aming kaliwan kung paanong kayo kahati namin sa pagtitiis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, magsikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginoon, aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag at ang ngalan niya ay purihin ang lahat. Ang aking dalangay dinilig ng Diyos na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa kanya pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghelya ang bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkop. Ang galing ng puon hanggang masikap, yaong nagtiwala sa kanya'y naligtas, ay may tuturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Madiwang kayo at masaya, sa langit ay liligaya, gagantimpala. At sumayin niyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakakapal na tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis, sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba, sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos, sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimiti. Mapalad ang mga mahabagin, sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ikapagkakasundo, sapagkat sila'y ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao, pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng kasamaan, napawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak,
sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng mga tao sa mga propetang nauna sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Dalawang klase ang sinasabi ng ating Panginoon sa pagtawag sa isang taong mapalad na atin pong natunghayan sa ating Ebanghelyo. Ang una ay ang mapalad dahil sila ang gumagawa ng kabutihan. Mapalad dahil sila ang nagiging daan para ang kanilang kapwa ay sumunod o magsumikap na sundan ang kalooban ng Diyos. Yun po yung unang grupo. Ang ikalawa naman ay mapalad ang mga tao na pinag-uusig dahil sa kaharian ng langit. Ang dalawang grupo na ito, kung titingnan po natin na sinasabi ng ating Panginoon, pariho ang intensyon, pariho ang tunguhin, patungo sa kaharian ng langit. Mapalad ka kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan, kung ikaw ang nagiging dahilan ng kapayapaan ng iyong kapwa, ng iyong sambayanan, ng iyong komunidad. Mapalad ka rin kung ikaw ay pinahihirapan dahil sa iyong pananampalataya. Mapalad ka rin kung ikaw ay pinahihirapan dahil sa pagtayo mo kung ano ang katotohanan at kung ano ang nararapat. Nais ko pong ituon natin ang ating pagninilay sa iisang mapalad na binanggit ng ating Panginoon po dito, ang kadalisayan ng puso ng tao. Papaano hindi nagiging dalisay ang puso ng tao? Pag ang isang tao ay punong-puno sa kanyang sarili, hindi nagiging dalisay ang kanyang puso. Yung po bagang hindi mo ako matuturuan dahil alam ko ang lahat. O kaya naman, pag gumagawa ng isang bagay, sasabihin, ano ang aking makukuha nito sa aking sarili? Ano ang maibabalik nito sa aking sarili? O kaya naman, kailangang ako'y kilalanin dahil ito ang aking narating. Punong-puno ang sarili, kaya nawawala ang kadalisayan ng puso. Ano naman po yung pagiging dalisay ng puso? Pag ang isang tao nakikita niya ang kanyang kapwa, nangangailangan ang kanyang kapwa, at ito'y nakikita ng isang tao, makikita natin ang kadalisayan ng kanyang puso. Tinitingnan ang kapakanan ng kanyang kapwa, hindi ang kanyang sarili, kung hindi ano ang maitutulong niya sa kanyang kapwa na mas lalong nangangailangan ng tulong. Marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon ngayon sa Beatitude na ating nabasa, ating natunghayan, ang ating Ebanghelyo. Ito po'y 8 beses na binanggit na mapalad. Marahil ang hamon sa atin ng ating Panginoon, pagsumikapan natin na masundan ang lahat ng sinabi na ito ng ating Panginoon. Nang sa ganun, tunay ngang pagdating ng araw, marating natin ang langit na tahanin. Alalahanin po natin ang mga nabanggit na ito'y, sabi ko nga kanina, dalawang uri, dalawang grupo ng pagiging mapalad. Saan man po tayo pumaroon doon, patungo sa langit. Kung tayo ay gagawa ng kabutihan, kung tayo ay nagsusumikap, nagawan ng kung ano ang tama ang ating kapwa, yun po ang isang grupo. At ang ikalawa, kung tayo ay pinag-uusig, kung tayo ay inaalimura, kung tayo ay ginagawan ng kung ano-ano mang isyo, ng anumang salita, dahil sa ating pinaninindigan at pinangahawakang katotohanan,
at pananampalataya, mapalad din po ayon sa ating Panginoon. Subalit ang pinaka-importante, dalisayin natin ang ating mga puso sa pamamagitan ng pagtingin, sa pamamagitan ng pagtugon sa kung anong mayroong pangangailangan, lalong-lalo na ang kapakanan ng ating kapwa. Amen. Para sa mga maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong makamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulan. Sa pinay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pagalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis at muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tulay. Pong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, si San Jose ang kanyang banal na esposo, ang mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kapani sa araw-araw at patawad mo kami sa aming mga sarili. Huwag mo kami ipahintulot
sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaluuban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayan po tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, na ito ang ating Panginoong Hesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong inaanyayahan sa Kanyang banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Ikaw, Jesus,
tinapay ng buhay binasbasan. Hinatid, inialay, buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo. Ang isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Tayo'y manalangin. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap, itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung inyo pong mapapansin, ay sira na at kailangan na ipagawa ang extension area sa gilid ng main church at hindi pong isinasagawa na ang minor repairs at pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kaming nananawagan sa may mga mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a national shrine. Kaugnay nito ay may pitayang pinalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo't higit sa osteria. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arch entrance, tayo may malalaking pre-parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tatandaan na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ika-anim, isang patalastas, bahagi ng layuning pagpapaunlad, ad experimentum, ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po ngayong Hunyo ay sa kapila na ng San Pedro ipagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikita ang mga pagdiriwang ng kasal dito sa main church ngayong mga buwan ng Hunyo at Hulyo ay mga nakareserve na schedule noong nagdaang taon pa at nagkataon na pasabay naman sa pagsasaayos ng Divine Mercy Sanctuary. Mangyaring makipag-ugnayan kayo sa opisina para sa paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan
at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Hawakan po ninyo ang mga bagay na gusto po ninyong pabasbasan, maging ang ating mga sarili, hinihiling po natin sa Diyos na ang Espiritu Santo ay ipanaog sa bawat isa sa pagbabasbas na ito, kung ano man po ang ating mga kahilingan na way ipagkaloob ng ating puong may kapal. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos po ninyo ang inyong bendisyon sa mga gamit na ito, maging ang mga taong mababasbasan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga bagay na ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Luubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapas sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain po kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa. Humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Diyos. Salamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwa ng mga bituin upang magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim. O magpasalamat sa kanyang mga biyaya at awa. Purihin ang poon na mahabagin sa atin. O magpasalamat sa Kanyang mga biyaya at awa. O